Nag-second presidential debate po yung mga naglalaban-laban po sa second place. Siyempre, si Bongbong Marcos, as usual, hindi po pumunta kasi ayaw niya dyan. May na yung format at pare-parehas lang yung tanong. Eh, tinignan ko kung ilang yung interesadong manood. Kanina, mga 58,000. Ngayon, bumagsak po, 48,000. Hindi magkaparehas po doon sa napakagandang ano, format ng debate. Hindi man pala debate yun. Presidential interview. Second presidential interview ng SMNI. Malayo po. Malayo. Kahit yung physical preparation po. Yung Vino, Sofitel, pero yung physical preparation, malayo. Malamlam. Pati yung moderator, yung host po, si Sis Drilon, matamlay din. Malayo kay Attorney Jimeno at saka yung mga panelist po. Tama si Bongbong Marcos, wag na niya, sayang lang ng panon ko dyan. Sabi ni Lenlen, mga kababayan dito sa presidential interview, kailangan daw mga kababayan na ipenalize yung mga politiko na lipat-lipat ng partido, yung tinatawag na paro-paro G. Yung political turncoatism na tinatawag. What? Ikaw mismo yung unang guilty dyan eh. Literal yung turncoatism, yung suot mong coat ngayon. Fing! Galing sa dilaw. At may partido ka liberal, bigla kang nag-independent, pero ang kasama mo liberal. The same old dogs, sabi ko sa inyo. So kung may ituturo kang mo, ano, guilty sa turncoatism, ikaw yon. Yung partido na Repurga o galing sa Kaiping Lacson, biglang biglang tumambling. Sabi ko sa inyo, nandyan na sa inyo. Baga sa susunod dyan, pag walang makuhang ano, pundo, pag naubusan na, biglang tumambling uli. Robredo wants law criminalizing political turncoatism. Sabi po rito, presidential aspirant Vice President Lenny Robredo said there should be a law against political turncoatism or jumping from one party to another as the activity weakens the political party system in the country. Ikaw mismo ang ano? Ikaw mismo ang salarin. Pasimono. Robredo made a statement during the second round of the Pilipinas debates sponsored ng Commission on Election. Sabi rito, yung mga kandidato ngayon, yung mga tumatakbo, hindi na tinitingnan kung ano yung mga pinaglalaban ng mga partido nila. Palaging convenience na lang, political convenience yung sinusunod talagang. Repetitions po ang mastery niya, no? Paulit-ulit ng sentence para humaba lang yung sinasabi. Amigo sa inyo, ito batas yung makakatulong sa pagpapalakas ng political parties natin. Di sana, hindi Pangulo yung tinakbuhan mo, bumalik ka sa Congress. Yeah.
Para ikaw yung sponsor. Pag pangulo ka, executive. Nalagay itong si Len Len. Hindi maintindihan siguro kung ano yung trabaho niya. Mapipilitan ito, mapipilitan ito na yung mga politiko ay sumasali sa isang partido dahil sa mga prinsipyong ipinaglalaban ng partido. Sabi po niya, hindi natin maasahan na lalakas ang mga political parties kasi pwede siyang i-dispose at any time. Di ba ganun yung nangyari sa inyo? Yung reporga, pabalikin mo na kay Ting kasi biglang in-abandon ship si ano? Di ba? In-abandon bigla si Ping. Kawawa naman. Pumunta sa'yo. Oh. So, nangyari, independent na ngayon si Ping. Ikaw yung independent, tumakbo dapat, kasi independent ka, walang partido dapat natatanggapin ka. Umalis ka sa liberal eh. So, hindi na maintindihan kung anong gusto mong mangyari. Dati kang member ng Partido Liberal. Tapos, nag-file ka independent for president. Ano ba ya? Ano ba talaga? Di ba? In this time, you are contradicting yourself. Sasabihin mo dito sa issue ng ano, partido, kailangang i-penalize, may batas. Ano nangyari sa iyo? Vice President Dobredo said it was time to revisit if the present multi-party system in the Philippines still works or if it was already time to bring back the two-party system. Kung nag-work sa atin yung multi-party system, kinakailangan ba natin na magkaroon din ng runoff election gaya ng ibang lugar? Sa ilang presidential elections na, minority president ang laging nahahalal dahil napakaraming kandidato. Oh, anong minority president na laging nahahalal sinasabi mo? Ngayon nga, ilan kayo? 10. Oh, siyam kayo diyan na nag tawag dito na nagpapangagaw sa second place. Pero yung number one runaway ano, front runner si Bongbong Marcos, majority president despite of the multi-party system. Bakit? 60% yung ganyang voters' preference. Ano ang sinasabi mong minority despite the ano, pag may multi-party system? Minority yung mapipiling pangulo? Mali na naman yung ano, analysis mo. Kayo ang magiging minority. Minority ang makukuha ninyo. A very tiny minority votes ang pag-ati-atian ninyo. Yun. Ang pinakapunto ko lang, panahon na para dibatihan ulit ito para tingnan natin ano ba talaga ang pinakaakma para sa atin. Meanwhile, Robredo insisted that those who violate campaign rules should be held accountable. Maraming mga perceived na campaign violations na parang yung accountability hindi na i-exact ang sama ng ano ng mga statements ni Len Len. Ang hirap basahin. Nakikita ko si Len Len, mga kababayan. Nag-speech po siya. Binabasa yung ano,
Pati ba yun sa campaign rallies? May idiot boards, you know? May teleprompter. Hindi mo ba pwedeng express on your own words, Linlin, yung nasa isip mo? Kailangan talaga may writer ka para basahin doon sa teleprompter kung anong gusto mong ipaabot sa ating mga mamamayan. Bakit ganon? Ang tawag dyan, idiot board. Pero sabi ng mga ano, ng mga matatalino dito sa ating bansa, ang pinaka-qualified daw at pinakang magaling, si nanay. What? Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Oy, anyway, idagdag ko na lang pala itong balitang ito, mga kababayan, kanina. Ay, kahapon pa pala to. Yung nag-threaten po kay Bongbong Marcos na isang Grab driver, ayan, inuli ng police at kinasuhan na yata. Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit has filed a grave threat case against the man who allegedly posted on Twitter a threat to shoot presidential candidate former Senator Bongbong Marcos Jr. Congratulations sa mga kapulisan natin dyan sa Quezon City. The QPCD Public Information Office said that the CIDU filed the case at the Quezon City Prosecutor's Office against a Grab driver identified as Michael Go, 49 years old, of Barangay Santa Lucia, Quezon City. According to the CIDU, they received a complaint from Marcos Camp on March 30 regarding the suspect's Twitter post where he threatened to shoot the presidential candidate with his gun if ever he passes through Barangay Tandansura. I mean, this is, you know, a very serious, you know, threat to the life of Bongbong Marcos. Congratulations sa inyo dyan kasi mabilis yung inyong pag-aksyon. The CIDU conducted a follow-up operation and arrested the suspect in Barangay Santa Lucia at around 10:30 p.m. March 31 through the help of the Barangay Police Public Safety Officers. The officers went to Go's residence and accompanied him to their barangay hall where he voluntarily surrendered to the police. He denied the accusations against him. Go was charged for violation of Article 282 of the Revised Penal Code, grave threat in relation to Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Buti nga sa inyo. Sumusubra na kayo eh. Di ba? Ikampanya lang ninyo kung sinong gusto ninyong manalo. Hindi yung iti-threaten ninyo with a gun. O di ba? O ngayon, nakuha po ninyo yung gusto ninyo. So this is a lesson to everyone. Huwag kasi kayong masyadong pikon. Politika lang ito. Pikon na pikon kayo. O di ba? Level lang. And relax. Dapat level lang yung kampanya natin. Kung gusto ninyo kay Linlin or anyone, di mag-house to house kayo. Sumama kayo sa house to house nila, campaign. Nag-house to house na sila po. Ganyan katindi po ang pangangailangan. House to house. Anyway, yun man lang po mga kababayan, yung ating topic ngayon. Maraming salamat po. Close to 32,000 na po ang ating subscribers dito sa Bullseye by Dante Maravillas Official 2 backup channel po natin. Just click subscribe para lagi kayong updated sa mga
kaganapan sa ating bayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.